Batay sa pag-aaral ng Commission on Population, isa sa mga pangunahing problema sa Pilipinas ang tumataas na bilang ng mga kabataang nabubuntis ng maaga o ang teenage pregnancy. Dahil dito dumadami rin ang bilang ng mga street children sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. 10 to 14% of 15 to 19 years old may anak na or are currently pregnant. 209,000 teenagers give birth every year in this country. Kaya naman prioridad ng Commission on Population na masolusyunan ang paglobo ng bilang ng kaso ng teenage pregnancies sa pamamagitan ng mga programang bahagi ng 15-year development agenda o ang 2030 Sustainable Development Goals. Ambition 2040 and probably with the new Philippine Development Plan, we want to come up with a program that will make this happen faster, to accelerate. In this 2035, we are looking at between 2022 and 2025 na bumaba ang fertility. Isa sa mga programa ng komisyon ang U4U o ang pag-iikot sa mga paaralan upang maturuan ang mga kabataan. Yung kabataan, nagtuturo sa kapwa kabataan about reproductive health and the ability to say no to early sexual encounter. Patuloy din ang koordinasyon ng DSWD sa Commission on Population upang lingapin ang dumadaming street children sa bansa. Bahagi na rin dito ang pagkupkop at rehabilitasyon sa mga kung tawagin ay batang hamog na madalas ay nalululong sa bisyo sa murang edad. Some health workers, maybe working with DSWD rin, can act as guardians for these people. Lalo na yung mga street children, no, where parents are absent. No, pwedeng yung guardians, DSWD could work to provide them the services. Pursigido ang Commission on Population na maturuan ng comprehensive sexuality education sa tulong ng Department of Education ang mga kabataan, lalo na ang mga kababaihan, upang maging produktibo kaysa maagang magkaroon ng pamilya ng hindi handa. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila.